God's day to all po. Good morning po ulit, kapamilya. Welcome po ulit sa ating daily prayer devotion. Pray na po muna tayo. Father God in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Nandito na naman po kami. We ask for your spirit, Lord, to lead us as we read your words, Lord. And inspire us again, Father God, sa kabila po ng lahat ng mga nangyayaring kaguluhan sa buong mundo. We still cling on you. We cling on your words. In Jesus' name, amen. So, today po, ang ating pong title is Unearned Salvation. Hindi ho natin mabibili ang ating salvation, kaligtasan. Hindi ho natin mabibigyan ng kapalit ang binigay sa ating kaligtasan ng Panginoon. Sabi nga po dito sa Romans 11 verse 6, sabi ni Paul, Apostle Paul, if they could be made God's people by what they did, God's gift of grace would not really be a gift. Siya nga naman po, di ba? Hindi naman talaga magiging regalo ang kaligtasan kung ito po ay may kapalit o kapalit ng mga gagawin nating mabuti. May sinulat po dito si Pastor Max Lucado, dubi-dubi-du. Hindi ko po alam, pero parang feeling ko, kakanta ako mamaya para mapaalalahanan tayo ni Lord na kung gaano niya tayo kamahal. Sabi po ni Pastor Max Lucado dito, familiar with the tune? Mamaya po kakantahin ko kung ano po yung sinabi ni Lord na ni-reveal niya sa akin na kanta. You might be, most people embrace the assumption that God saves good people. Marami po ang ganyan pa rin iniisip ng mga tao. So be good, be moral, be honest, be decent, pray the rosary, keep the Sabbath, keep your promises, pray 5 times a day facing east, stay sober, pay taxes, earn merits and badges. Yet for all the talk about being good, still no one can answer the fundamental question. Oh, ano daw po, kaya niyo po ba itong sagutin? Sasabihin ko po kay Pastor Max Lucado. Sabi niya, what level of good is good enough? What level of good is good enough? Bizarre, sabi niya. At stake is our eternal destination. Yet we are more confident about lasagna recipes than the entrance requirements for heaven. Nung nabasa ko po ito ngayon, naalala ko tuloy dun sa online na study na in-enroll ako ni Mama Sepa sa EEQ. Ang unang tanong po nila sa amin, 2 questions. Sabi ya, if you are going to die, are you going to heaven? Yes or no? And the second question is, sabi niya, pag nandun ka na at nandun si God, tatanong ka niya, bakit kita papapasukin sa heaven? Yung 2 question po na yan, habang binabasa ko pa to, isipin po natin mabuti. Kung darating na po yung time na tapos na po yung expired na ang ating buhay dito sa mundo, are you going to heaven? At pag nakita mo si Jesus o nakita mo si God, tanungin ka, why are you going? Bakit kita papapasukin dito sa langit? O yan po ang tanong sa amin. So nung nabasa ko nga po, totoo nga, parang sa pagbe-bake, kailangan alam mo kung ilan cups ang flour, ang ganito, alam natin. Pag nagluluto tayo ng spaghetti, memorize ang recipe. Pero hindi natin alam what good is good enough. Hindi po natin masusukat yun, no? Because God is a perfect God. Sabi nga po, it's 100 or not, or zero. Kahit 99.9 pa ang kabaitan natin, pag wala tayo sa Panginoon, wala pa rin po yun. Hindi po papasa. Kaya nga po, ang kaligtasan na binigay sa atin, yung pagtanggap natin kung sino si Jesus
and He is the Son of God who saved us from all our sin. Ulit-ulit lang po, di ba? Pero mahalaga po kasi yun eh. Kasi hanggang ngayon po, marami pa rin po tayong dilema na kumbaga nalilito pa rin tayo minsan o binubulong pa rin ng kalaban sa atin na hindi ka kulang pa yung ginagawa mo, nakakaya ka naman, mga ganyan. O ano ba ang kaya, ikaw ay makasalanan, wala ka ng pag-asa sa mundo, hindi ka tatanggapin ni Lord, mga ganyan na sa pag-iisip. Sabi nito, tandaan po natin to. God has a better idea, and this is what God, yung sa Ephesians, sinabi ito ni Paul, Apostle Paul, sabi niya, for by grace, you have been saved. So, napakahalaga po yung grace na maintindihan natin dito. Through faith. Anong faith? Through faith in whom? In Jesus Christ. Sabi niya, for by grace, dahil sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay nailigtas dahil sa pananampalataya mo, you have faith, you believe in Jesus Christ, and that not of yourselves, hindi dahil sa kaya mong gawin, it is a gift of God. Yan daw po ay regalo ng Panginoon sa atin. Kaya po, hindi sinasabi din ni Pastor Max Locado dito na huwag ka nang gumalaw, no? Huwag ka nang magpakabuti, nasave ka na eh. To the extremes po yun, kaya may iba. Basta nasave na ako, nakilala ko na si Lord, okay na ako. Kaya minsan yung iba, dahil alam nilang gracious si Lord, ulit lang ng ulit ng kasalanan. Hindi nagbabago dahil ang alam nila na yun yung tamang, yung biyaya ng Panginoon ay ganun, kaya okay lang na magkamali. Pero tandaan po natin na sinabi ni Lord na once you have tasted and see the goodness of God in your life, yung love ni Lord, yun yung totoong grace niya na pupunta sa atin. Tapos alam niyo yun, dahil doon kaya tayo nakakagawa ng mabuti. At yung paggawa natin ng mabuti, pansinin nyo, parang hindi ka nanghihinawa, yung parang mararamdaman mo talaga, ay naku, yung mas compassionate ka. At saka alam nyo kung yun na yung discernment of doing what is right ay mararamdaman at paparamdam ng Panginoon, hindi paparamdam. Parang, ibig sabihin, ituturo niya talaga yung right discernment natin sa bawat sitwasyon ng buhay. Kasi nga po, ang sabi nga katulad, ang pagmamahal, hindi lang po yan, magmamahal ka lang ng magmamahal ng na kahit na mali na. Kaya nga yung right description of love, sabi niya, hindi siya natutuwa sa mga hindi maganda. Kaya may times yung pagmamahal mo, merong kaakibat na discipline. Ganoon naman si Lord, tipo ba, ang love niya may discipline. Ayan, so may segue na naman po ako, balik po tayo. So yun po ang sinasabi na, for by grace of God alone, we have been saved. Dahil binigay niya si Jesus sa atin through our faith in Jesus Christ that He died for our sin and He rose again. At yung mga pangako niya na as a disciple at lahat ng mga maniniwala pa sa Kanya at isesharan natin na hindi tayo mapapahiya na nagpre-prepare siya ng place sa atin sa heaven. Ang galing nga ni Jesus eh, kumpleto, ipinag-pray niya pa yun hanggang dulo na pagdating ng panahon, pagdarating na siya, lahat ng mga sinira ng apostle hanggang sa susunod na mga henerasyon na nagsumunod at naniwala kay Jesus, ay pinaprepare na ni Lord yung place nila sa heaven, place natin sa heaven. Tapos sabi pa po ni Pastor Max Locado dito, we contribute nothing to it as opposed to the merit badges of the scout. Salvation of our soul is unearned. It is a gift. Our merits merit nothing. God works merits everything. At yun po yung ginawa ng Panginoon.
yung namatay si Jesus Christ. Yun lang po ang righteousness na meron tayo. At once po nandoon na yung righteousness ng Panginoon sa atin, nandoon po yung from glory to glory transformation natin. Kaya po walang instant na holiness sa isang tao dahil marami po po tayong aaralin sa salita ng Panginoon. Pero po, ang kanta na nga na naisip ko dito, alam niyo po yung kinakanta ni Sir Ray Valera? Parang pag kinakanta, naririnig ko po yun, naririnig ko ang Panginoon na paano kumanta sa atin. Yun po yung grace niya, yung sabi niya, ang pag-ibig ko'y sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Ganun po niya tayo pinagkatiwalaan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Umibig ka ba sa salapi? Sa karangyaan? Nakalimutan mo ba si Lord? Basta't mahal kita kailan paman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Di ba ang ganda po nung kanta, kinakanta ni Lord sa atin paulit-ulit? Mahal kita, pagkat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Maging sino man po tayo, when the grace of God is experienced by us, at yun paniniwala natin na si Jesus Christ lang yun, yung magiging righteousness natin, hindi lang po ibubuos ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Wala siyang pakialam kahit na ano sabihin na ibang tao. Sa totoo lang, pag nagbabago nga po tayo, yung ibang tao parang i-judge pa tayo, di po ba? O di kaya may sasabihin pa sa atin. O pag may nagmahal sa isang makasalanan, may masasabi pa sila. Pero sabi nga ni Lord, wala siyang pakialam. Ganun siya magmahal sa atin. Lahat ng tayo makasalanan eh. Iba-iba nga lang ang degree. Pero kaya pantay-pantay pa rin ang pagmamahal ng Panginoon, dahil walang maliit o malaking kasalanan sa kanya. Sabi pa niya nga dito, sa kanta, diba, maliman na ikaw ay ibigin ko, ako'y isang, ayaw ko pong sabihin bulag si Lord eh, hindi siya bulag. Sa ako'y isang ama na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Kapatid, yan po yung kanta, song na inaawit sa atin ngayon ng Ama nating nasa langit. Ganun niya tayo kamahal. Kaya po sana, by the time na nandoon na yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, hilingin po natin na ganun din tayo magmahal. Kasi po kung minsan, di ba, talaga tayo, hindi naman pwede natin sabihin na tayo tao lang po. Alisin na po natin yung mga isip na yan. Ilagay po natin sa isip natin. Sabi nga sa Bible, kung ano yung inisip mong ikaw, ikaw yun. Kaya isipin natin na ako'y anak ni Lord. Ako'y anak ni Lord. Kaya huwag na po nating sabihin na tao lang ako, ganito na ako talaga. Huwag pong ganun, dahil tinatransform po tayo ng Panginoon.
Kaya po sa araw na to, parang, alam niyo po yun, alalahanin natin muli kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga, dun sa inaaral po namin nila Ma'am Josepa, pag mag-share, gamitin yung fingers. Sabi niya, eto, pag nakikita daw natin to, approve, thank you Lord, grace, it is the grace of God. Sabi niya, it is true faith in Jesus Christ that we are saved. Not of anything na kaya natin gawin dahil hindi natin mapiplease ang Panginoon sa mabubuting gawa lang natin na wala si Jesus. Tapos sabi niya, it is not earned. Hindi natin mapapalitan yung biyaya na yun, regalo na yun. Kaya magpasalamat na tayo sa Lord. Binigay niya yung grace sa atin. Ito naman daw po ay ang man, ang tao. We are all sinners. Everyone falls short in the glory of God. Walang kayang sabihin na ako'y banal. Wala pa. Dahil tayo ay sinabi na nga sa Bible na tayo ay makasalanan. At hindi po natin kayang isave ang sarili natin. Ito naman po, this is God. God is merciful, kaya ayaw niya tayong ipunish. Hanggat maaari gusto niya tayong isave, but He is also just. Kaya siya ang gumawa ng way para masave tayo na sinen niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para mamatay sa cross at kunin niya ang lahat ng kasalanan natin. Kaya nga po ito, Christ, grace, man, Christ, ay God and Christ. Ito pong Christ, ito po yung ring finger natin, di ba ba? We are the bride, kumbaga sa kasalan, tayo yung ikakasal sa Panginoong Jesus. Yun yung sign na itong finger na to, the ring finger is Christ. And Christ is both man and God. Diyos siya, anak siya ng Diyos, pero nagpakatao siya. At naranasan niya ang lahat-lahat para maintindihan niya tayo bilang mga tao. Kaya nga ganun na lang siya mag-pray para sa atin pagka pinipray niya tayo kay God the Father. Kasi alam niya, siguro sinasabi niya, Lord, ang hirap ng ang hirap ng pinagdaanan niya. Ganito ang naging buhay niya, ang sakit-sakit noon. Kaya po siya nakagawa ng hindi ganito, siguro kasi ganito po siya. Ganito ang pinagdadaanan sa buhay. Pinananalangin pa rin po tayo ng Panginoong Jesus araw-araw. Tapos po ito, sabi niya, is our faith. Ang faith po, hindi lang po yung, basta alam ko na, nananalig ako na nasa utak lang natin yung saving faith, yung parabang head knowledge lang at temporary lang yung pananampalataya natin. Sabi nga po, a true faith, a saving faith, is trusting in our Lord Jesus Christ alone for our eternal life. Kaya nga po, pag nandun na yung tiwala natin, imposible na hindi magmamanifest at magbe-bear fruit yung grace na binigay sa atin ng Panginoon. Yung pagmamahal na nasa atin na. So, yun lang po. Pray na po tayo. Sana po parating yung tandaan kung gano'n kayo kamahal ng Panginoon. Sige po. Lord, maraming salamat po. Pinapaalala niyo po sa amin na minahal niyo kami, maging sino man kami. At salamat po, Lord, sa pagmamahal na yun. Dahil alam po namin, Lord, na kung kami lang, hindi po namin kayang maging mabuti without you, Lord, in our lives. Kung minsan nga, Lord, pag gumagawa pa kami ng mabuti, minsan hindi pa ganun ka-pure. Linisin niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami na totoo, Lord God, na sa bawat gagawin naming kabutihan, Panginoon, yun po ay dahil sa inyo
at kami po'y nakakagawa ng mabubuti dahil sa pagmamahal niyo na umaapo sa amin. Kaya po, Panginoon, sa araw na to, by your grace, Lord, help us at hanggang sa pag-end ng araw na to, Lord, to manifest your love to others. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning! See you po!